So, ayan guys, isi-share ko lang sa inyo kung paano mag-register ng SIM na Globe or TM. Ayan, itype nyo lang sa Google or Chrome. Ayan, itype nyo lang yung www.globe.com.ph/registered. So, after nyan, dadalhin kayo nyan dito. And then, click nyo lang yung registered here. After nyan, pwede nyo i-enter nyo na yung number nyo, yung mobile number nyo. Ayan. So, after nyan, click nyo lang yung register dyan sa kalapit. Pag nagkulay blue na yan. So, click register. And then, may marireceive kayong one-time PIN number. Ayan. So, ilalagay nyo lang yan dito sa verify your number. Yan yung pinakang code nyo. And then, ang kagandahan nito kasi matagal, 5 minutes. So, pwedeng-pwede tayo mag-register ng number ng mga pamilya natin sa Pilipinas kasi mahina ang ating internet doon. So, pwede tayong mga family dito sa abroad ang mag-register ng number nila. So, after nyan, hinihingi dito yung inyong pangalan. So, kung nakikita nyo yung mga red na asterisk, yan yung pinaka-importanteng detalye na dapat build-upan nyo. So, yung middle name ay hindi na kailangan. Ayan, it's up to you na. So, tinatanong dito yung inyong first name, last name, birthday, and then yung kasarian, babae o lalaki, nationality, and then registration type, kung ikaw yung guardian o yung owner. So, where do you live? Ayan, tinatanong yung unit ng building, number ng bahay, number street, village, ayan, subdivision. Eh, dahil nga wala kami sa Quezon, so, kailangan lang natin lagyan ng 000. Pero kung meron naman kayong number ng bahay, street, subdivision, ay ilalagay dyan. Ayan. And then, ilalagay yung province, city, barangay. Ayan. And, hinihingi din yung zip code. So, kailangan nakaready na lahat ng details bago kayo mag-fill up para hindi kayo pabalik-balik. Ayan. So, ang aming abayan is Quezon. Ang aming barangay ay Gilhalinan. Ayan. Hanapin nyo lang andyan lahat. Kaya madali lang siya guys. Mag-registered. Ayan. So, hinihingi yung zip code. Dapat alam nyo yan. So, ang zip code sa Quezon ay 4313 and then next. So, ito na yung sinasabi ko, guys. Ayan. I-click nyo lang yung ID type. So, meron ditong BIR, yung OWA ID, NBI. So, passport, pwede siya. So, yung ginamit ko ditong valid ID is wala. So, pwede natin siyang i-click doon sa others. And then, i-fill up nyo lang din yung inyong ID number. So, kailangan naka-write na siya sa isang papel para mabilis. Hindi na pabalik-balik. Ayan. Then, mayroon din kayong copy ng picture ng inyong valid ID. So, ayan. Upload. And then, yung selfie. Upload. So, after na ma-upload yung photo is next natin. So, ayan, basahin lang natin yung kanyang kondisyon. Ayan, mayroong English and Filipino. So, i-click lang natin siya dyan and then submit. And then, lalabas dyan yung registration complete. So, it means okay na yung inyong SIM. Nak-registered na kayo. Ganun lang kadali, guys.